Welcome, Taurus. This is your tarot reading for the year 2022. Welcome, Taurus. This is your first card of 2022 tarot reading. This card means a ferryman. This card also is a business, a law, something like that. Okay. So this is a ferryman. It can be your brother, your father. Okay. He is willing to help you for your business. Or he is offering you a business, a good business. It can be this business, something in the water. Kumbaga, nasa tubig yung business na ano ninyo. It can be yung may palaisdaan ka ba, may pispan ka ba, or may negosyo ka bang isdaan sa market, parang ganun. Okay? So, maganda yung mga business na ganyan. Or kung ikaw ba ay mangingisda, okay? Someone is helping you na parang mag-boom yung business mo. This is a card, is the pentacles. This is responsibility and interest. Kung ano man yung mga interest mo sa buhay, okay? Ipagpatuloy mo lang yan. Nag-i-interest ka ba sa isang business na para isdaan? This card also is for responsibility. Baka may nakalimutan ka ng mga responsibility sa buhay mo. Sa pamilya mo, sa mga anak mo, okay? Or sa negosyo mo, baka nakalimutan mo na, nabalik na sa iba yung negosyo, ang sa ibang mga interest, yung isipan mo, kaya nabaliwala mo na yung negosyo na yan. Okay? So, next card is the Six of Swords. This card means journey of water. Okay? Siguro may mga sinusubo ka. Envoy. Siguro may inuutusan ka na gawin mo ito. Something like that. Ito ang gagawin mo, may mga inuutos ka siguro sa mga anak mo, sister mo, or brother mo, or something like that, may inuutos ka eh. Okay? Na magkawa tayo ng mga ganito, ganito, ganito ang gawin mo, mag-business tayo ng ganito. Okay? So, next card is a Six of Wands. This card means disloyal. May taong hindi loyal sa iyo eh. Or kumbaga, may tinatatakutan ka sa buhay mo eh. Kumbaga parang nasa ano ka, kumbaga nasa ano ka, away, kumbaga yung parang mabuksan na ata yung gate na hinaharang ninyo, yung parang ganun na pagkatakot, yung ganun na kinatatakutan mo na siguro mawala sa buhay mo, or may kinatatakutan kang mga difficulties, dahil this card is difficulties, parating na mga, siguro may iniisip ka rin na mga financial, kumbaga mga bayarin, mga tuition, sa pagpapaaral sa mga bata, something like that. Yun ang mga iniisip-isip mo ngayon, paano mo mapaaral yung anak mo. Okay? Or kung ikaw naman ay walang anak, single hanggang ngayon, okay, dalaga or binata hanggang ngayon, siguro nag-isip-isip ka rin kung darating ang panahon na ikaw ay walang ka-life partner sa buhay mo, abay mahirap din yan, difficulties din yan. Okay? So, kaya ganyan ang mga pag-iisip-isip ngayon ng mga Taurus. Mga difficulties. So, next card is the Hierophant. Reverse. This card means society, good understanding, over kindness and weaknesses. So, siguro by June, month of June, maraming yung ano sa'yo eh. Nanghingi sa iyo ng mga ano eh, tulong. Ikaw naman, na-over kindness ka rin naman, hala-hala, bigay ka rin ng bigay. Nakalimutan mo na yung sarili mo na mag-save din. Okay, bigay ka na lang ng bigay, nakalimutan mo na. Nako. Kaya minsan, Taurus, magmasid din minsan, dahil isipin natin ang difficulties. Let's say for example, ikaw ay binata, ikaw ay dalaga. Pagdating ng future mo, sino tutulong sa'yo? Wala, hindi ka nag-save. Difficulties darating sa'yo yan, tatanda ka rin. Wala kang pamilya. Diba? Kaya minsan, mag-isip din tayo. Okay? So, next card is the Eight of Pentacles. This card means mga ambition. Mga pinagbabawal, wag mong gawin. Okay? Para maabot mo lang yung mga ambition mo. Kumbaga, mga pangit na mga gawain. Para lang maabot yung ambition mo, abay, wag mong gawin yan. Okay? Taurus? Kasi minsan, yung mga Taurus is may mga ugali din minsan yan na mga ano eh. Medyo hindi mo maintindihan. Okay? Mga ano, next card is the Page of Pentacles. This card means study, scholarship. Other readings says
news or message, something. Siguro by the month of August, may ma-receive ka rin ng mga message ng mga inaasamasa mo. Yung mga in-applyan mo sa trabaho, nag-apply ka ba ng scholarship, or nag-apply ka bang papuntang abroad, abay ito na ang time na ma-receive mo ang mga good news sa buhay mo by month of August. Okay? Yung mga ambition mo na hanggang ngayon inaasam-asam mo, abay baka yung malay mo ma-receive mo na sa month of August. This is news, good news. So next card, this is Ace of Cups. This card means true heart, pure heart, okay? Joy and contentment, abundance, nourishment. Abay, baka magpapakain ka niyan dahil na-receive ka nga ng good news dito. Magpapakain daw ito eh. Enjoyment, abundance, papaparty daw ito. Oh, kung ano yung na-achieve mo sa buhay mo, mali mo, kung may mga kung ano yung mga interest mo, you have this card, this is interest. Kung ano yung mga interest mo sa buhay mo, okay, go ka lang, push mo lang. Okay, tuloy-tuloy ka lang kung ano yung mga pangarap mo sa buhay mo. Abay, maabot mo yan dahil you have this cup, Ace of Cups. Okay, this is good news. Not only scholarship, not only for study, but this is a good news says also. This is good news. Good message. Okay, receive the news, something. Kung baga, nabenta mo na ba yung lupa ninyo, or kung baga, nag-boom na ba yung palaisdaan ninyo, or kung nag-boom na ba yung iba-ibang negosyo nyo, something like that. Okay, so you give thanksgiving to the people, to your friend, relatives. You're making party here. Nagpapakain ka eh. Diba? Or, baka natanggap ka na sa trabaho or abroad, or nakatanggap ka na ba ng mga increment na inaasam-asam mo. Oh, dagdag sahod, yung parang ganun. Diba? So, time is coming right now. Don't be hurry, Taurus. The divine timing is coming your way. Tiis-tiis lang, I know ha. Taurus are very hard-working people. Okay? So, next card is the King of Swords. This card means evil intention. Oh, be careful, Taurus. Huwag gamitin ang dahas kung ikaw ay galit. Ipagpalipas mo muna yung galit. Baka may kinagagalitan kang tao. Mag-revenge ka. Hanggang ngayon pa rin. Or hanggang ngayon pa rin, nasa puso mo pa rin yung galit. Hindi ka pa rin nagpapatawad sa isang tao. Alam ko, mga Taurus ay matigas magpatawad dyan. Kailangan mo pa yan ang himay-himayin, palumayin. Okay? Pero Taurus, hindi yan maganda. Okay? Kung imagine mo naman, five fingers are not the same. Eh kung paano, kung tayong lahat ng tao ay mabait, kung tayo ay puro masama, abay, ang mundo natin ay gulo lagi. Eh kung ang tao naman ay lahat ay mabait, abay, walang kulungan, walang judge, di ba? Walang police, walang soldier, di ba? Five fingers are not the same. Kaya marunong tayong magpatawad. Nilabag mo na ang iyong religion. Okay? Wag. Nagdadasal ka lagi sa Panginoon, malapit ka sa Panginoon palagi, pero yung ano mo naman, yung puso mo naman ay nandyan pa rin ang galit. Okay? So, siguro may kinagagalitan ng tao. Okay? Hindi ka nagpatawad. Nilabag mo na ang iyong pananampalataya sa Diyos. Okay? So, useless lang ang pagdadasal natin kung tayo ay nagkikip-kip ng mga masasamang heart-rated, parang ganun, nagkikip-kip ng mga masasamang negative energy sa atin. Ilabas mo yan, marunong kang magpatawad, kalas, napakagaan ang isipan mo. Wala na yan. Okay? So, next card is the Wheel of Fortune. Abay, mali mo, in the month of November. Oh, Be careful, Taurus, malay mo. Naku, baka manalo ka ng jackpot nito. This is Wheel of Fortune. This card is a success. Fortune. Okay? Lucky. Abay, big. Malaking pagbabago. Bihira ko lang ito, ang card na ito nalalabas sa baraha ko. Okay? Malaking swerte ang darating sa'yo sa month of November. Okay? Abay, kung ikaw mahilig magtaya ng luto, magtataya-taya ka na. Malay mo. O, di ba? Malay mo, ma-advance na dahil you have big celebration here. See? Kaya by the month of 2022, magtataya-taya ka na. Okay? Dahil you have this card also, cups. Nagpapakain ka eh. Abay, malay mo, nanalo ka ng luto, di ba? Oh, di ba? Na-receive ko mo nung news na, oy, Taurus,
your lucky number is winner. O, parang ganun. Eh, nagpapakain ka, o, di ba? So, or baka na may graduation din sa pamilya mo, kaya ka nagpapakain. Anak mo, nag-graduate na. Di ba? This month of ng September. Kaya, kung sa loto man lang, or sa mga positive swerte, so, mga ganyang buwan, mag-ano ka na, magpapatid-papatid ka na na, magtataya-taya ka na loto, bibili ka na. Dahil malay mo, paani sa iyong kapalaran. So, next card is the stars. Okay? So, this card is good, but the problem is, this is reverse. So, reverse and good position are different meaning. Kaya, mahirapan din tayo. Ang reverse ay iba ang meaning, at ang yung nakaposition talaga is iba din ang yun ang meaning. Kaya, the star, this reverse means arrogance. Okay? Pagmayabang. Mapagmataas. Ibaba mo na yung ugali mong mapagmataas. Okay? Masakit magsalita. Minsan, I know, Taurus, minsan ang bunganga ay napakasama din minsan yung mga bunganga. Napakamalapit nila ng napakadasali nila, pero ang bunganga naman nila ay mapagmataas. Okay? Kaya, minsan, dahan-dahanin din natin yung ating mga bunganga dahil nakakasakit na tayo ng ating kapwa-tao. Okay? Or, malay mo, nagmamataas ka na, nagmamayabang ka na dahil you have this card. This is well fortune. Siguro, nalalo ka ng napakalaking pera. Oh, di ba? Eh, hindi ka na malapitan ng mga relatives mo. Hindi ka na malapitan. Okay? Hindi mo, kung sino yung kalaban mo, ginamit mo ito. This is evil intention. Oh, di ba? Sino yung ayaw mo na tao? Abay, hindi mo talaga pinapansin. You have this card. It's not like that. Marunong tayong magpatawad at marunong tayong magbalansi sa ating sarili. Dahil hindi lahat ng bagay ay mabibili sa pera. Alam mo naman yan. Di ba? Malay mo, yung taong inaapi mo, yung pang nagdadala sa iyo ng sa ospital or nagtulong sa iyo or hindi natin alam, di ba? Kaya huwag tayong maghusga sa ating kapwa-tao at huwag tayong magmayabang. Matuto tayong mag-sharing sa ating blessings na nakamit sa Panginoon dahil minsan makakamit tayo ng mga malalaking swerte sa buhay dahil may ibig sabihin yan. Okay? Ikaw lang ginamit ng instrument ang ating Panginoon na para ma-share mo rin sa mga naghihirap. Okay? Sa mga taong nangangailangan. Something like that. Hindi yung umukay ko na swerte yan na abay suluhin mo na, nagmayabang ka na, abay bawiin niya ang Panginoon yan. Kaya yan ang ibig sabihin yan. Kung ikaw ay sinuswerte sa buhay, ibig sabihin, okay, ginagamit ka ng Panginoon to share others. Yung mga taong nangangailangan. Okay? Kung baga model ka na ikaw ay tumutulong sa kapwa-tao mo. So, Taurus, huwag magmayabang. Right? So, Archangel, what is your message of Taurus for this 2022 year? This year, 2022. Show me. Gentleness. This is your message. Archangel Sandalpon, be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Okay. This is your message of Archangel. Gentleness. Additional message. Sandalpon wishes to help you feel peaceful and centered, and he strongly advises that you begin by listening to a gentle music. Play it whenever you go. Talk quietly and engage in slow, rhythmic movements such as swaying to music or gentle yoga session. Don't engage in a battle at this time. Instead, retreat from the conflict while you revive your spirit and become even stronger. Delay decision making at this time. You'll know exactly what to do when you emerge from your gentle retreat. So, this is your message, Archangel Taurus, Archangel Sandalphone. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Wow, gentleness. So be kind for everybody, Taurus. Okay? Because you have this card, oh. Mapagmayabang. So be gentle to the people around you. Okay?
Kung ikaw naman ay medyo galit, sobrang galitin, abay magpapatugtog ka lang ng mga music, something like that. To become calm your mind, mawala yung galit, mawala yung ano sa isipan mo. So thanks Taurus, thanks for watching. See you my next video. Bye-bye.